Kung sinasabi niyo nasa Great Tribulation na tayo ngayon, let me ask you question number one. Nasaan yung Antichrist? Hindi ko nakikita. Dahil pag nasa Great Tribulation na po tayo ay kagaya lang to, nila yung Antichrist publicly ay nagsasalita at ang buong mundo ay kanyang dinadaya. Pero wala ka na babalita ang may lumalabas na Antichrist, puro speculation. Ikalawang tanong ko, eto, kung nasa Great Tribulation period na kayo ngayon, which is wrong, eh nasan yung 21 judgment, yung 7 seal ng judgment, yung bull of judgment, nasan yan? Nasaan yung 2 witnesses? May tao po ba rito? Nasaan yung na-convert 144,000 Jew? Nasaan yung worldwide evangelism ng mga hudyong nangangaral? Do you understand that? Asaan? Wala tayong nakikita. Asaan yung mga medyo na nagpapagsakan dahil ang sabi ng Bible, sa Great Revelation, yung mga medyo na malalaki magpapagsakan. Yung Eiffel Tower doon sa Roma ay magkukulapse. Ang UK lulubog. Ang Island ng Japan ay lulubog. Nakakabiyay pa ang mga barko, ang submarino. Nag-aagawan pa ng isla, ang mga magnanakaw ng isla ng Pilipinas. Eh sa panahon ng Great Revelation, yung buong karagatan na hindi mo pwedeng daanan sapagkat patay ang mga isda dahil sa medyo na pumasok doon. Walang pananim na tumutubo sa lupa. Walang makain mga tao. Puro gyera. Eh wala ka nakabalita ang gyera ngayon. Puro ngawaw ng gyera, ingay ng gyera. NATO, Russia, Russia pa ikot-ikot lang, niloloko mundo. Wala ka nakikita ang reality ng sinasabi ng Book of Revelation. At nasa yung resurrection ng 2 witnesses, wala akong nabalita, may nag-resurrect. Kasi walang mag-resurrect, kasi wala namang namatay, kasi wala pa tayo sa Great Revelation. Rapture muna! Asan yung Ezekiel 38-39 war? Eh bago dumating yung Ezekiel 38-39 war, wala na tayo rito! Nasaan yung Battle of Armageddon? Hindi nangyayari! Kasi dito pa tayo! Pag nag-rapture mamaya, saka pa lang siya magaganap. Dahil hindi tayo dapat masama sa gulo at hirap ng mundo dahil tayo hindi tinawag para sa parusa, dahil tinawag para sa biyaya. Kasi alam niyo ang problema po nitong mid-trip at saka post-trip doctrine na ito. Ando doon sila sa depensa, pagtatago, pag-iingat ng sarili. Ang dami ko pong kilala. Ngayon po, iba eh, namumundok. Doon sa asyenda nila, nagtatago, hindi lumalabas. Kasi nga, baka makapture sila ng Antichrist. So, sino iniligtas mo nun? At lagi na lang sila nagmamasid sa social media, sa balita ng mundo, sa YouTube, kung ano nangyari sa mundo. Dahil antot nga nila, sila po'y nasa Great Tribulation na ngayon. What a mistake. Wala akong nakikita ang Antichrist na lumalabas. Wala akong nakikita ang 2 witnesses na nangangaral. Wala akong nakikita out of 21 judgment na sinasabi ng Book of Revelation na yan. Wala akong nakita kahit isang judgment na pour out pa. Either mid-trib po ito, post-trib, lahat po ito'y mali. Oh, ito na naman po kayo, will contrain for your news doctrine. Sabihin nyo na naman sa amin. Ano yung nangyari ngayon mga kaguluhan na yan. Yan ay mga sign na anumang araw at oras magra-rapture na. Eh, puro preparation pa lang naman yan. Wala pa yung Ezekiel 38-39 war. Alliances ng Turkey. Siyempre ngayon, yung dating presidente, siya na naman ang nanalo. Kaya yung tied up ng Iran, na malalim, then yung pagbubukas nila ng door para tanggapin ang Syria na dati, in-expel nila yan. Dahil sa civil war, ngayon, tinanggap na nila. Eh, mga sign yan. Nabababa ang doon. At yung Ezekiel 38-39 war, magaganap sa first 3.5 years ng Great Tribulation period. Kaya napakahalagang i-address ng tatay. Lahat po na nagaganap sa mundo po ngayon na hindi nangyayari ng walang dahilan. It points us
to the any moment rapture of the church.